nandito tayo sa loob ng crew ngayon. Sarap na tayo. Papakita ko sa inyo kung paano ang basic na mag-operate itong crane na to. Kubil ko 1-100. So yan, nabuksan ko na yung LMI. Tapos i-start na natin. Yan yung boom natin. Ang haba niya ngayon 36. Haba ng boom natin. Ngayon yan, hinintay lang natin yung monitor na ilabas niya yung mga ito po. So ang muna natin gagawin dito sa monitor, ipindutin natin yung next, tapos okay. Ayan na po, nakasit na po yan. Kung gusto natin siyang isit, menu lang ito, menu. Mapabago mo siya. Yan yung boom. Kung anong kalagay na mga attachment niya, counterweight, yan. Ito, yung sa hook niya, dalawang gamit ko ngayon. Mamimili ka lang dyan kung anong papaguhin mo dyan. So, okay naman lahat ng nasa computer. So, ang mga sabling ngayon, ituturo ko sa inyo kung anong mga basic. Ito, unang gagawin mo, ibababa mo muna yung all yung switch nya. Yan yung switch nya sa safety switch nya. Pag ganyan, working one yan. Magtatrabaho ka pag gando, nakatambay mo dyan. Pag ganyan, trabaho yan. Power siya. Ito, una sa lahat ito, switch, swing brake. Pag nakatambay ka, swing brake mo yan kasi yung hangin, minsan biglang lumalakas, pwede niyang hanginin ang boom natin, pwede magsarili ng swing. Pag ito, pag hinila mo siyang ganon, kita niyo naman, sa kanan yan, papuntang kanan. Sisiyong siya ng kanan, papuntang kanan. Pag hinila, pahila. So pag tinulak mo siyang ganon, papuntang kaliwa naman ang swing niya. Iikot ka, papuntang kaliwa. So, nakita niyo naman, gumagalaw siya ngayon. Pag hinila mo siyang ganon, ulit, pigil, hihinto siya kasi makukontra. Yan. Pag nakahinto na, swing brake mo na siya kung matatambay mode ka na o kaya swing. Yan, huwag niyo kalimutan na. Pag hila, kanan, kanan ng swing. Iikot yung crane mo, papuntang kanan. Sa neutral, sa gitna. Yan, igigitan mo lang yung kamay mo, neutral. Pag tinulak mong ganon, kaliwa naman. Dahan-dahan lang yan ang mga birada niyan, hindi yung bigla-bigla. Ramdamin mo yung hydraulic, ika nga. Tambay mode. Stop ko na. Susit na natin yung kulay pula. Ito nga yung swing brake, stop. Tapos dito naman sa bandang kanang ko na kamay, dito mo makikita yung mga hoist. Dito sa boom. Kita nyo naman boom, tapos hoist, tapos min black. Pag hinila mo to siya, ganoon din, ito yung switch niya, yung mga safety lock niya. Pag hinila mo ito, magbo-boom up, patas naman yung boom niya. So, tingnan nyo, tingnan nyo yung kulay pula, may dahan-dahan na umangat. Kasi hinila ko to, nakakuan yung kamay ko, nakahila. Boom up, eka nga yan. Pag binaba pa ko siyang ganun, boom down naman. Bababa ka niyang boom. Ayan o. Ito, kusina. Yan ang monitor natin. Tapos dito,
May mga lock dito kung nagbukuwang ka. Kung nakatambay ka na, mga lock siya dito. Tapos yan sa brake, drum, mga drum brake, drum 1, drum 2 brake, at ito accelerator. Ito naman sa safety. Ito naman sa travel. Ngayon, nakatalikod tayo ngayon, hindi tayo nakaharap. Nakatalikod ako ngayon sa traction natin. Kaya pag hinila ko siya ngayon, kasi nakatalikod tayo, yan. Dadaan siyang uusad. Dadaan lang siyang uusad yung gulo natin. Gulo lang, atras, abante. Pag tinulak mo, siyempre, pag magliliko ka, itutulak ko lang yung isa, itimplahin mo ngayon. Ito, pagliliko sa kakanan, so nasa isa yun na yan kung paano mo timplahin. Ang travel niya, ito yung travel. So, nandyan din yung mga sticker, mga reminders natin. Pagpasok mo sa cabin niya, makikita mo kung paano kontrolin. Nandyan naman, nakasulat. Caution, mga danger, nasa pintuan mo yan pagpasok mo, nasa loob ng cabin yan. At saka yung mga basic hand signals, nandiyan din yan. Yan, mga important na pwede mong dapat mong tandaan, yung mga reminders nila. At saka yung hand signal, nandiyan din yan. At saka pag nakukulangan ka pa, basahin mo na talaga yung actual manual para mas lalo mo maintindihan. At siya, maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo at sana mag-subscribe kayo sa aking video. Maraming maraming salamat at thank you, thank you, thank you.